Hi guys, I'm si Kelly and welcome to my blog. For our video today, we're going to review one of the top brand ng wheelchair. Ito yung TiLite. Ang model ito is TR. Tara, samahan nyo. So guys, ito na yung ating wheelchair. So tignan natin sa harapan. Ganyan siya. Makikita natin yung pagka-curve na ganyan. So itong part na to, nagbibigay din niya ng magandang forma sa mga legs. So the more na mas sikit pa ba, mas stable yung legs mo na hindi gumalaw-galaw. Ayan. So this is a dual tube. Yan kung makikita natin. Dito, pababa. Papunta dito. Ayan, ito naman tube na to. Ayan. So, ito rin, kakaiba rin yung kanyang caster. Yung housing ng kanyang fork is naka-built-in na rito. So, technically, yung axle nga rin nandito sa ilalim. So, straight yan, papunta doon. Okay, and adjustable din yung footrest niya. Dito sa dalawang clamp na to. Ayan. So, kung yung legs mo medyo mas mahaba, so adjust mo lang pababa. And kung your legs is mas comfortable ka na mas mataas, just luluwagan lang natin yung tornilyo dito, then ma-adjust na natin yan pataas. Okay. By the way, ito palang TiLite na brand. Ang material nito is titanium. So, one of the lightest metal on earth. Pero, sobrang tibay niya. Ayan. So, titignan natin dito sa likod. Ayan. This chair is very well used. Kita naman. Sa mga edges niya, may mga medyo natatanggal ng paint. Ayan. Ito. TI logo, and gumagamit din siya ng size 25 spinergy wheels. Yan, alam naman natin ng pag pinag-uusapan ay rear wheel, syempre leading dyan, nauna dyan ang spinergy. So push button na rin, quick release axle. Maybe on my next video, we're going to review some different types of axles and spokes. Ito yung tinatawag na spokes. Ito yung push rim. Ito yung spoke type. Ito. And dahil spinergy ito, syempre gumagamit ito ng xylon fiber. Hindi ito yung typical na rayos na nabibili sa mga bike shops. This is a parang kind of fiber na once being stretched and tightened by a metal here, sobrang tibay niya. Guys, makikita natin yung camber. Yung camber, yun yung this where we adjust the yung kung gusto mo yung wheelchair maging medyo tikwasi siyang ganyan. Yung center of gravity. So, pwede mo siyang itulak dito. So, until yung center of gravity mo nandito na sa likod. So, madali siyang i-wheelie na ganyan. Ayan. And ito. Meron din siyang cushion. So, we're going to remove the cushion. Ayan. Like what I've said, this chair is very well used. Kita naman. Medyo mga yung paint niya. Medyo na nabakbak na. And this wheelchair, it has an aluminum. Ito. Aluminum yung kanyang instead na ganito na canvas. They made it aluminum. So, mas matibay and mas stable yung upo. Hindi siya lulundo. This one. And this size 15 pala ang wheelchair na ito. Ayan.
size 25 yung kanyang spoke, rear wheel, and yung kanyang caster is 12 cm by 3 cm yan. Aluminum hub din yung kanyang caster. Ayan, so matibay talaga yan. Ayan, tignan nyo naman yung ilalim. Ayan, yung tubing. Ayan, ang ganda ng pagkakabin. Ito yung camber. Ayan yung block na yan. There. And one of the features ng wheelchair na ito is here. The removable yung side guards. So, kung ikaw ay magta-travel, sasakay ka ng yung sasakyan. Ayan. Or pag transfer ka, just simply remove the side guards and push mo lang to. Ito, part na to. And then, there. Mapo-fold mo na siya. Ayan. Okay na, naka-fold na siya. And ito naman yung way ng pagtanggal ng axle. So, ito ay quick release. So, what we're going to do is just push this and then makukuha mo na yung wheels. So, testingin natin na. Sandal mo na natin dito. So, nakakinga na siya. We have the access now to remove the spoke. So, since quick release ito, one of the features ng quick release, just press this one, then right away makukuha mo na yung wheels. There. Nah. Ito yung kanyang tinatawag na axle receiver. Yan, yan yung part ng camber yan. Yan. Ito naman yung mechanism na nagpapa-fold dun sa backrest. Ayan. Sobrang ganda ng pagkakagawa. Guys. Ayan o. Tignan nyo yung pagkakahinang. Swabing swabe. Ayan. Tignan nyo. Medyo well-used. Ang chair na ito, medyo may mga signs of bumps dito. Yung mga scratches. Then, ayan. So, this is the quick wheels. Picture niya. Ayan. Pindutin mo lang yan. Then, ayan. There. So, balik na natin. Tayo na natin yung kanyang backrest. Kapag once you hear the click sound, pa, nakalock na siya. By the way, this chair, kung mapapansin nyo, medyo nakaganyan yung backrest niya. Well, it's actually designed dun sa user. So, mas gusto niya na medyo naka siya ng konti, hindi totally straight. Sabitin natin kanyang side guards. And yung kanyang brake. Itong yan. This type of brake is called this is a scissor brake. This one of the kinds of brakes na nilalagay sa wheelchair. Yan. So makikita natin kakaiba siya. Technically parang scissor talaga. Yan. So ito, pupush po lang. Yung, once you hear the clicking sound, nakalock na siya. So, yung isa pa. Yun. There. Nakalock na siya. So, tanggalin natin. There. Other one. Yun. Yan. Ito nyo yung ilalim. Yan siya. So, balik na natin yung cushion. Yung cushion niya medyo mas maliit.
to the typical size. Well, ito kasi mas preferred na size nung may-ari na tong chair na to. So, kaya ganyan ang design ng kanyang cushion. Okay? So, what we're going to do now, of course, we're going to test it. Okay? So, ayan guys, we're going to test na this chair. So, pili na tayo. Okay? So, first, lock na natin para mas safety ang ating pag-transfer. Okay? Other option din, pwede nyo rin tanggalin ito pag lilipat kayo. So, yun. Para yung puwet, yung pagka nag-transfer ka, hindi tatangga dito. So, for me, hindi ko na lang itatanggalin. Ipo-position ko lang siya, ganyan. Then, I'll lock my chair. Siguro, I'm not gonna use the cushion. So, listen muna natin. So, mas ba ang beauty kung natatangin ko yung aluminum kasi mabalik sa puwet. Sarap nang gamitin. Ramdam na ramdam ko yung ikot nung caster sa talamparan ko. Maybe because dahil dito, itong runner na to, kasi masyado siyang dikit dito sa paa. So, mapipil mo yung vibration nung gulong pag-umikot. Compare sa mga chair na aganon. So, yung vibration nandito banda kasi kung nandito yung gulong. Pero kung since nandito siya, nararamdaman mo yung ikot ng gulong. Ang napakagaan ang budget na ito. Alas, iginan mo lang o, na-under ka na. Yung, napakagaan. You know, kahit iginan mo lang siya, na-under ka na. Try natin the wheelie. Look. Ayan. Ang magaan. 360 wheelie. So, sisiw na sisiw. Sobrang gaan. Okay na okay. So guys, maraming salamat sa pagsama niyo sa akin ulit. Until my next video. Bye!